Hello mga kanoy, welcome back sa ating YouTube channel. Today's video is tuturuan ko naman kayo. Isishare ko naman sa inyo ang kung paano mag-register online sa vaccination ng City of San Fernando, Pampanga. Lalo ngayon, yung mga anak natin ay pwede nang pabakunahan yung 12 years old pataas. So, kailangan matutunan ninyo itong online registration ng San Fernando, Pampanga vaccination. Online registration. So, paano po natin gagawin yun? Una po, mag-login lang po muna tayo sa www.cityofsanfernando.gov.ph. Pag pinuntahan po natin yung www.cityofsanfernando.gov.ph is lalabas na agad dyan. Yung QR code na yan. So, pag nag-register po tayo, agad-agad lalabas yan. Online registration COVID-19 vaccination. Yan, so, ang gagawin nyo lang, dito sa bandang baba, nakalagay, click here. Click nyo lang po ito. Yun. Tapos, lalabas na po dyan yung pre-registration. So, ayan, basahin lang po ninyo yan. Nakalagay po dyan. So, pagkatapos yan sa baba, pag nabasa nyo na yan, click nyo lang yes. Yan. Tapos, lalabas na yan. So, ganyan lang ang pre-online registration natin. Una muna, siyempre, pangalan, name. Ito po ay actual na registration ko ng aking anak sa cityofsanfernando.gov.ph. Isulat po natin yung address natin. Yan, complete address. At dahil kami po ay empleyado, ay hindi ho kami nakatira sa San Fernando, po pwede hong pabakunahan ang aming mga anak. So, ang ikakabit ko lang po dyan ay others. Basta kumplituhin nyo lang yan. Birthday. Yan yung, yung mga medical history natin. Ilagay nyo lang dyan. Kapag meron kayong, halimbawa, itong cardiovascular disease, pag wala kayo, huwag nyo i-check. Kailangan sagutan nyo to kasi dito makikita kung pwede kayong mapakunahan. Yan. Ang dami po nyan. I-check nyo lang dito sa gilid kung meron kayo. Kung nakakaranas po kayo ng ganyang mga sakit. So, pag nabasa nyo na yan, mga hinihingi na yan na impormasyon. At pagka hindi naman kayo nakakaranas sa mga sakit-sakit na yan, dito sa pinakababa, check nyo lang yung not applicable. Okay? Pupunta na tayo doon sa pag-submit ng requirements. Tandaan lang po natin na ang pag-upload ng requirements dito ay merong hinihingi na may kinakaukulan lang na size. Kung hindi ako nagkakamali is 2MB. Pag lumapas ka ng 2MB, hindi ho siya ma-upload dito. So, ang tip ko sa inyo, pagka mag-upload kayo ng documents, kailangan i-resize nyo na bago pa ninyo i-upload. So, nakalagay po dito birth certificate lang naman. Tapos, ang birth certificate natin, kailangan yung PSA, yung galing sa PSA. So, tandaan natin, bago tayo mag-upload, i-resize na lang po. I-resize na agad natin. Yung sa akin, yung birth certificate ng anak ko, i-resize ko muna bago ko in-upload. So, kaya napakadali ko siyang na-upload kasi niresize ko na siya. So, pagkatapos po ninyo ma-upload ang mga documents na hinihingi, ay siyempre isusulat niyo yung pangalan ng guardian, yung pangalan ng magulang. Yan. Tapos, telepono. Tapos, i-review niyo siya bago niyo po siya isubmit. Kailangan nyo po siyang i-review bago nyo po siya i-submit. So, pagka okay na lahat, click nyo lang yung yes submit.
Nandiyan na po dyan yung QR code. Itong QR code na to, kailangan nating i-screenshot. Dahil mahalaga po ito, ito po yung ipapakita natin sa katibayan po na kayo po ay nag-register online. May lalabas po dyan na QR code. Yan. Ayan po yung QR code. Dito po sa paba ng QR code natin, ito pong scan with your smartphone. Yung importante dyan, ito pong yung ID natin, your ID. Yan, ito pong nasa baba na to. So, nakalagay dyan, once you've been scheduled for vaccination, present this QR code at the registration site. So, nakalagay dyan, successfully registered. You just need to screenshot on your QR code and save it to your computer phone's gallery. So, tapos na ang ating registration. Mga kanoipi, ganyan lang po kasimple. Tandaan natin yung ID. Ito pong ID na to ay importante po yan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ipabaksina natin ang ating mga anak. 12 years old pataas. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa sunod ko pang vlog. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell. Ito po si Henry TV nagsasabi, habang may buhay, may pag-asa, magdasal lang po tayo palagi. Bye-bye!